Hello, good morning. Good morning. Meron po tayo ditong printer multifunction na OKI MB472. Tapos ang function, basic function niya is copy, scan, print and fax. Meron din siyang wireless printing. Okay? So, ang kaibahan nito dun sa ES5162 na OKI is yung operation panel o control panel niya, kasi naka-touch screen yon, unlike dito, hindi siya touch screen. Although may screen siya, hindi lang siya touch screen. So, tiltable pa rin. And then, ang drawer niya is up to 250 sheets lang compared dun sa isa na one rim. So, pwede rin siya long and short. Yan, pwede natin lagyan ng long. So, i-adjust lang yan. Yan, i-press. Ayan, hindi pa. Kunti pa, kunti pa. Ayan. Okay, so dyan, pwede sa short and then pwede rin long. And then, meron din siyang multi-purpose tray. Pwede rin sa short and long. Okay, ang consumables nito, toner and drum type pa rin. So, i-lift mo lang yung scanner assembly pa taas, ganyan. Yan, same din sa ES5162. Actually, yung engine niya same lang. Magkaiba lang talaga sa control panel. So, push mo lang yung cartridge cover niya, toner cartridge. And then, ayan. So, pag nagpalit ng toner, hindi mo man siya malift, to i-move lang pa para i-release, ganyan. Tapos, pwede na tanggalin. Palitan uli ng bago. Pero kung buong cartridge ang tatanggalin, pwede naman ito. Himbawa, nagpalit ng drum. Okay. Okay. So, close. And then, down. So, okay. I-turn on na natin ang printer. Ang power button niya, since naka-power, kasaksak na sa outlet, ito yung power button niya. Okay. Long press mo lang siya. Yan, nag-light na. Yan, okay, ay. Okay. Basic operation muna sa copying ang tuturo ko sa inyo ngayon. Okay. So, ito yung default settings niya. Ayan. So, kita mo sa display na scan size A4. Paper feed auto. Okay. So, pag mag-photocopy tayo, meron tayong ADF at meron din tayong flattened glass. So, ang glass is up to A4 size lang. And then, sa ADF naman, up to legal size or yung long, pwede din. And then, pwede ka rin maka back-to-back dito sa ADF. Okay, try tayo mag photocopy. Okay, ang status ngayon, naka-power save siya. After ilang minutes na hindi ginagamit, so press mo lang pag gagamitin mo na uli itong power save. Okay, let's try to photocopy. So, naka-light na yung copy. So, glass muna tayo. Platinum glass. Saan ang kanyang main monitor? Ganyan. Okay, at yung reference point niya. Ito dito. Okay, dito yung reference point niya. Okay. Scan size niya. Babaguhin natin kasi letter size yung original. Ayan, naka A4. Punta tayo sa, yun yung, makita mo sa image yung right arrow. Ito yon. Scan size A4. Baguhin natin siya ng letter. Okay. Tapos, select mo lang yung letter size, hanapin mo lang. So, ito na siya, letter. Yan, okay. So, duplex, simplex lang. Paper feed auto. Okay, back na tayo. So, ready to copy na siya. So, since wala siyang color copy, ito lang ang always gagamitin natin, black lang. And then, start. Tingnan natin kung saan siya kukuha ng papel.
FTA. Ayan. So, ayun. Yun na siya kumuha. Okay. Basta always change mo lang yung scan size. Kasi kapag hindi mo siya na-change yung scan size, hindi siya tutuloy. Hahanapin niya yung size na document size na nilagay mo. Okay. Okay, long. Since long tayo, sa ADF natin siya idadaan. Oh, face up. Yes, face up. So, scan size ulit kasi letter yung kanina. Yan, sige, ikaw mag-set ng ano. So, right arrow. Then, okay. So, select mo lang yung legal 13.5. Yan. Then, back na. Ayan. So, naka-legal 13.5 na yung size na sinet natin. So, fresh start copy. Ayan. Kukunin na niya yan. Ayan. So, ilalim siya kumuha ng papel. So, ganun lang. Siya magpili, sir, kung saan siya magkuha ng paper? Oh, basta nakaset na siya sa... Oh, yan. So, yan yung output niya. So, naka-preset na itong multi-purpose tray sa short and then sa long. Okay. Hmm. Kung gusto mo naman baguhin, punta ka lang sa settings. Kung gusto mong baguhin yung preset niya. So, paper feed auto. Kung ano yung niload mo na original, yun ang kukunin niya. Yun yung kukunin niya. Kaya lang, hindi automatic yung scan size. Meron kasing ibang printer na pag niload mo kahit anong size dyan, walang ano, hindi siya magpa-prompt ng sizes na automatic na. Ay, sir, gusto ko mag-back-to-back. Yes, sige, go. Back-to-back. I-set naman natin yung back-to-back. Dapat meron sa likod na sulat. Okay, ngayon naman, back-to-back tayo. Dalawang front siya. Gagawin natin ng one page na back-to-back. Okay. Yan. And then, scan size ulit tayo. Sige, go. Change settings. Okay. Oh, hanapin mo yung 13.5. Oo. 0.5. Oo. Okay. And then, ano pa? Down? Yan, yung duplex na yan. Okay. Okay. Right. Yan. Sige, ang gagawin niya, from simplex to duplex. Ito yon, dalawang simplex kasi ito eh. Sa front lang. And then, parang i-output niya into duplex, one page. So, tama to. Dalawa ang output? No, isa lang output. Isang papel na output, okay. Pero dalawa yung original mo. Okay. So, ito yung select mo sa, yan yung simplex to duplex long edge. Then, okay. Then, back. So, ito na. For confirm na yung size niya. Duplex. Okay, start. Okay. Okay, copying. Ano natin? Lumabas yung first page, binalik. Ayan. Okay. So, ito yung output niya. First and second page, back to back. So, ngayon naman, ito naman yung iba back to back natin. Sige, yan. Titingnan natin kung ano result niya. So, ang settings naman yan, duplex to duplex. So, balik ulit tayo sa settings. Tapos, punta ka sa duplex. Okay. Hanapin mo yung duplex na to duplex. Sige pa, baba pa. Yan, duplex to duplex. Okay. Okay, back na. Start. Tingnan natin ha. Yun. Scan first front and then scan back.
Okay. Yun. Wow. Okay. Duplex to duplex na output. So, yun lang yung basic photocopy operation ng OKI MB472 multifunction printer. Okay. Sige, yun lang muna. Dagdag ko lang, ang pag-turn off pala nitong printer na to, i-long press mo lang itong power button niya. Shutting down. Ayan. So, ayan. Turn off na. Okay.